kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos mahuli sa Timor-Leste si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. habang naglalaro pa ng golf, ay marami ang natuwa, lalo na si Mayor Digamo, asawa ng niratrat na dating gobernador ng Pamplona Negros Oriental na si Roel Digamo. Sinagot na panalangin kung ihahambing ni Mrs. Digamo ang pagkahuli sa akusado ng patong-patong na kaso na si Arnie Teves aka Boss Idol. Ang akala ng lahat na tuloy-tuloy na ang pagbabalik Pinas kay Teves dahil sa natimbog na ito, pero hindi pa pala ganun lang kadali ito. Dinitay ng Timor-Leste si Arnie Teves sa utos ng kanilang korte at mananatili ito doon sa loob ng 15 araw. May mangyayari pa palang pagdinig sa kaso nito kahit mismo doon sa bansang Timor-Leste. Ayon sa abogado ni Arnie Teves na si Ferdinand Tupacio, sa 3rd pagkakataon ay susubukan nilang humingi ng political asylum. Kailangang makumbinsin nila ang korte sa Timor-Leste na si Arnie Teves ay isang biktima lamang ng pamumulitika sa bansa. Rason kung bakit ito hinuli at pinapaharap sa huskado ng Pilipinas para depensahan ang mga kasong inihabla laban sa kanya. Umuwing bigo at hindi dala ng delegasyon ng Pilipinas ang pakay nilang mabibit-bit pa uwi si Arnie Teves. Dismayado si NBI Director Meet Dardo de Lemos na hindi nila nabit-bit pa uwi ng Pinas ang madulas na dating congressman. Pinabulaanan pa ni Attorney Tupacio ang pahayag ni Justice Spokesman Assistant Secretary Jose Dominic Lavano na pinoproseso na ang extradisyon at deportation ng dating kongresista. Sinubukan pa raw sana ng NBI na siyang pumunta doon sa Timor-Leste. Nakuha na ng litrato habang nasa detention cell si Arnie Teves para ipahiya dito sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ni Attorney Tupacio ay tila sinang-ayuna ng direktor ng NBI na siyang naka-eksperyensya kung gaano sila nahirapan ultimo sa pagkuha lang ng litrato ni Boss Idol. Litrato lang. Ang hirap-hirap, yun yung last objective namin. Dagdag pa ng NBI na natagalan pa raw ang pag-aksyon ng pamahalaan ng Timor-Leste matapos nila matanggap ang red notice mula sa Interpol noon pang February 27. Kasi kung hindi tayo nagpunta doon, malamang hindi nila inaksyonan yung red notice list na yun. Kung natatandaan nyo, ang red notice list na yan ay nilabas ng Interpol yan, February 27. So since February 27 hanggang sa pagpunta natin doon, wala nangyari. Hindi lang pala isang beses sinubukan ng NBI na makuhanan ng litrato si Arnie Teves habang ito'y nasa kustudiya ng Timor-Leste. Dalawang beses pala nila ito ginawa, pero dalawang beses din sila nabigo. Sa takbo ng kwento ni NBI Director ay mukha yatang pwede pang mabaliktad ang sitwasyon at posibleng hindi pa mapapabalik sa Pinas si Arnie Teves. Pakinggan ang pahayag ng dismayadong Director ng NBI. Sabi namin kung makakuha man lang kami ng picture, proof of life na si Congressman Teves. Medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yun. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. Maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin ay nahirap. So natapos yung araw, ganun na lang. Kinabukasan, attempt uli, mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami, tinanggap kami, nag-usap, kinausap kami ng mga siguro mahigit, more or less mga 1 hour. Alas 12 nung second day, 21-22. At sinabi namin, we extend the gratitude of the Filipino nation, our president, our secretary of justice, and our agency in acting swiftly in arresting, effecting the arrest of Congressman Teves. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of
Congressman Teves, so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Sabi niya, I will call Director Montero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato and obliged naman kami ni President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At kinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila at medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Teves sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi doon ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na maibalik si Congressman Teves dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Very challenging, talagang ayaw. Nung ayaw kaming bigyan ng ganun, pagkakataon, kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto, may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero, hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Teves. Hindi mo kilala eh. So, sabi namin, pwede namin hingiin. Standard operating procedure naman sa law enforcement yan, if you arrest a person, na magkaroon ng fingerprint. Wala rin palang fingerprint. So, sabi namin, wala bang picture na mag-chat? We'll be contented with that. Wala rin. Eh, maghahapon na ng second day ang trip namin, next day na 23. Nagkaroon ng maraming diskusyon doon. Medyo ko minsan mainit, na emotional. Pero dala na rin ng panahon doon. Nagpupumilit talaga kami kasi gusto nga namin maliban sa kanilang pagsabi na si Congressman Teves. Gusto rin namin may proof kami para maipakita naman sa inyo, sa ating bansa, kay Secretary Remulla at saka ultimately kay President na ito ngayon. Siguro, mainit, medyo humupa, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng lal. Pinapasok doon sa kwarto. Nililimit nila, pati ang kwarto kasi kukunti lang daw ang dapat pumasok. Dati, pwedeng tatlong agents, ngayon dalawa na lang, tapos isa na lang. Tinatanong ko ilang pictures ang kukunin, wala naman. Sa ganitong sitwasyon na kinakaharap ngayon ng Pilipinas sa tangkang pagpapabalik Pinas kay Arnie Teves, ay mukhang mas lamang pa dito si Boss Idol dahil sa hirap na dinanas ng mga delegado ng Pilipinas, kahit man lang sa pagkuha ng litrato nito para mapresenta sa pamahalaan. Natotoong nahuli na nga nila si Arnie Teves. Ang tanong, paano kung makumbinsi ng panig ni Arnie Teves ang huskado ng Timor-Leste na siya pala ay biktima lamang ng isang political persecution at bibigyan ito ng political asylum? Ibig sabihin, na muli na namang magiging untouchable si Boss Idol at hindi makayang makuha ng Pilipinas para iharap sa kanyang mga kaso. Sabi nga ng iba, Boss Idol lang sa kalam. Ang tanong, magkano kaya ang bayad sa paglaro ng golf ni Arnie Teves? Ikaw, naniniwala ka bang madadala pabalik ng Pilipinas si Arnie Teves? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.